So ito yung sa dashboard ni Globe kanina. Ito na ngayon yung firmware ngayon ni Huawei. So ngayon guys, open line na yung ating modem. So pag-insert natin dito yung smart SIM card. Hey guys, welcome back to my channel. And today's video, gagawa naman tayo ng panibagong tutorial kung paano natin i-open line at i-debrand yung ating Globe at Home prepaid Wi-Fi. Yung model niya is B310AS938. So kung ikaw nanood ngayon, ganito yung klase ng modem na ginagamit mo sa bahay mo, huwag mong skip ang video na to at panoorin mo to hanggang dulo. Guys, bago tayo magsimula, siguraduhin muna natin na nakahanda na yung mga gamit na kakailangan natin para sa pagdebrand ng ating modem. So, una, dapat meron tayong extra, yung hindi na masyadong gamit na USB data cable. So, since kailangan natin maghinang, so, kailangan magprepare din tayo ng soldering lead. Ayan. So, syempre, pag may soldering lead, so, kailangan din natin ng soldering iron. Ayan. Then, kailangan din natin ng LAN cable. Then, i-coconnect natin yung ating modem sa ating laptop. So guys, ngayon, pagkatapos natin i-connect yung ating modem sa ating laptop, ang susunod naman natin na gagawin is kailangan nating i-back up yung importanteng details na kailangan natin. So kailangan nating i-back up yung IMEI, yung serial number, yung SSID, at yung Wi-Fi key. Then yung landmark address. So saan ba natin makikita itong mga details na to? Makikita natin dito sa sticker ng ating modem. Ang hindi lang natin dito makikita sa sticker is yung landmark. So kailangan natin mag-login sa kanyang web dashboard kasi doon natin siyang iba-backup. I-open nyo lang yung inyong Google browser or kahit anong browser na ginagamit nyo. Then dito sa search field, i-type nyo yung 192.168.254.254. Una, lalagyan tayo. So, dahil ano, pinalitan ko nito guys, so hindi na default password yung gamit nyo dito. So, pupunta lang tayo guys sa advanced. Then, dito sa device information, so dito lang natin yung makikita. Ito guys. So, kukopyahin nyo lang yan. Tapos, ipipaste nyo dito. So, yan. So, kanina, kinopya ko na siya para nakaready na. Then, pagkatapos nyan, guys, ito yung mga code kasi yung gagamitin natin mamaya after reflashing. So, itong mga binakap natin na details, dito natin yan ilalagay. So, yan. So, ang next step na gagawin natin, guys, is bubuksan natin yung ating modem para makapagsimula na tayo maghinang. So, papatayin ko lang to. So, kailangan natin shutdown. So, yan guys. Dahan-dahan nyo lang bubuksan. So, guys. Bubuksan na natin. So, ito na siya. So guys, bago ko palang makalimutan, yung ganito mga klaseng modem, meron tinatawag na version A at version B. So, sa program natin, makikita natin yung firmware para sa version A at yung firmware para sa version B. So, paano natin ma-determine yung pagkakaiba nila? So ganito guys, once na nabuksan nyo na yung inyong modem, kailangan din natin makita yung likuran. Kasi doon natin ma-differentiate
kung version A ba siya or version B. So, ayan. So, ayan guys. Ganito guys. Nakikita natin dito, hindi siya sticker. Ngayon, kapag yung nakadikit dito is yung kulay puti na barcode, yun yung version A. Pag ganito naman guys, nakaprinted yung barcode niya, so kulay brown, ito yun yung version B. Ngayon guys, after natin maputol yung ating data cable, dapat standard yung color code ng data cable natin. Merong red, green, white, and black, or silver. So, yung may nakikita kayo dyan na kulay pula na wire, yun yung 5-volt supply. Wag nyo nang yun isama kasi hindi naman natin kailangan ng supply. Ito lang yung natatlo yung kailangan natin. Pagkatapos nyan, saan natin ihinang? Well, makikita nyo sa screen, ipa-flash ko, yun yung terminal na may color code na black, green, white, at red. So yun guys, tapos na natin na hinang yung tatlong wire. Then, ang ginagawa ko guys, ini-insert ko muna ito siya sa laptop. Then, so as you can see sa screen, yun yung ipagpagdikit natin guys para magpumasok tayo sa boot menu. So maghanap kayo guys ng metal or any conductor na pwede nyong gamitin para ipagdikit yung dalawang pin. Bago natin ito i-power on guys, i-sure natin na na-short na natin yung dalawang pin. So ipapagdikit ko lang ito dito guys. Ngayon kailangan natin bantayan yung ilaw guys, dapat hindi yan iilaw once na ilagyan na natin ang supply yung board. So ayan, dikit ko lang. Ayan guys, pag sigurado na tayo. So ayan guys, hindi siya nag-power. So successful yung boot natin. Ngayon guys, dito sa ating laptop, sa kanyang device manager. So ang gagawin nyo lang sa inyong keyboard, press window key and X. Punta tayo sa device manager. So makikita nyo guys, itong port, dapat ito yung makikita natin guys. By the way pala, bago tayo mag-start, be sure na na-install natin yung ADB drivers at yung Huawei drivers. Kasi pag hindi natin na-install yung dalawang yan guys, hindi natin makikita itong Huawei Mobile Connect download port. So mag-enable lang yan kapag na-install natin yung Huawei drivers tsaka ADB drivers. So pag successful yung pag-boot natin guys, next step natin na gagawin, pupunta tayo sa ating program. Since yung board natin is B310-938 version B, so itong gagamitin natin program. So ang gagawin lang natin guys, by the way guys, credit to Sir Jerome Laliag kasi sa kanya nang galing ang program na to. Then right click, then run as administrator. So guys, habang nag-start na yung pag-flash ng ating program papunta sa ating board, mapapansin niyo yung ilaw sa board na to. So nag-start na siya guys. So ngayon guys, magre-reboot yung ating board as shown sa terminal. Then after niya magreboot, ibig sabihin niyan tapos na yung pag-reflash ng program. So ngayon guys, antayin natin na matapos yung initialization niya.
mapapasan yung ilaw. Pag ganito na guys yung status ng device manager natin, pwede na natin tanggalin ng power yung board natin. So, patayin nyo lang. Then, tanggalin natin yung cable. So, this time guys, magkoconnect ulit tayo via LAN cable para i-load na, ibalik na natin yung IMEI, yung serial number, at etc. Yung mga details na binakap natin bago tayo nag-start mag-reflashing. Sa program na to guys, i-download nyo to. Magbibigay na rin ako ng download link sa description. So, isasama ko na rin yung pati guys para hindi nyo na kailangan mag-download pa. So, open lang natin to. Then ngayon guys, yung IP address nito ngayon, since Huawei firmware na siya, ito lang yung tatype nyo lang is 192.168.8.1. Then, i-select yung telnet, then click open. And guys, be sure guys na naka-enable na yung telnet ng ating laptop. Kasi pag hindi pa, hindi oobra yung telnet communication. Yung mag-i-error siya. Ang gagawin natin guys, balika copy-paste lang natin yung IMEI number dito sa code na to. And itong code na to, ipipaste natin dito. Pero bagong lahat guys, ilalagay ko na yung kailangan details. Yung serial number, paste natin dito. Tsaka, by the way guys, yung is ID, hindi uubra yung underscore. So, dapat dash. Ayan. So, ngayon, copy-paste natin ito guys. Control-C. Then, pag-paste natin dito guys, hindi siya control-V, kundi right-click sa inyong mouse. Then, enter. So, dapat okay yung response. Pag okay siya, then, walang problema. Right-click, then paste. Then, Control-C, right-click, enter, then, Control-C, and right-click, enter, and then, MAC address, Control-C, right-click, enter. Ngayon guys, yung modem natin, hindi pa siya open line, so we need this line para ma-open line siya. So, pwede na siya kahit anong SIM. Then, i-close natin. At, super reset natin. Then, magre-reset yung ating modem. So, yan. Successful na yung software reset niya. Then, ngayon, kailangan natin ng hardware reset. So, nakikita nyo guys dito, yung maliit na butas, ito yun yung reset button. So, press ko lang to ng 3 seconds. Para makita natin yung light, dapat mamamatay yan. 3 seconds lang guys, pwede na. 1, 2, 3. Tinbitaw. So guys, ito yung kaninang dashboard bago tayo mag-reflashing. Then, mag-open ako ng panibagong tab. So ngayon, hindi na yan yung IP address niya, kundi ito na. 192.168.8.1. So, enter. So, ito na siya guys. So, ngayon mag-a-ask siya ng default username at default password. So, ang default nito guys is admin, yung username, small letter, then admin. Enter. So, ngayon, i-next lang natin. Then, update manually. Next. Ngayon guys, ito yung login username, login password. Hindi ito yung password ng Wi-Fi. So, yung default password is admin. Then, required kasi siyang update. Kasi pag i-click natin yung finish, hindi yan obra. So, required na i-update yung ating login sa web dashboard. And click finish. So, napapansin nyo guys, Huawei na yung logo niya. So, parang bumili lang tayo ng original na Huawei modem. So, ngayon guys, open line na yung ating modem. So, pag i-insert natin dito yung smart SIM card, gagana na rin siya. Ngayon guys, ang kagandahan ng firmware na to, is pwede tayong mag-change ng frequency. So, pupunta lang tayo sa settings, then under sa dial app, then network settings. Ito guys,
Dito tayo mag-change ng frequency depende sa area nyo. So, meron tayong band 3, band 28, at band 41. At the same time, pwede rin tayo mag-cell ID locking. Yan. Bands, PCI, and DL frequency. So, next na tutorial guys, gagawa tayo ng tutorial kung paano gamitin yung mga ganito. At kung para saan sila. Then, paano mag-change band dito. So, abangan nyo guys yung next tutorial natin para dito.